Oo, ulitin ko na lang. So anyway, this time nasa may PIFF, Bell Lightbox Building ako. Dito ako magpo-focus ng vlog ko. Close siya ngayon. And ito yung pinaka main building pagka Toronto Film Festival. Every September. This year, 2021, virtual yata ang nangyari sa kanila. Ayan. Noong before pandemic, ano siya, regular theater siya. Pagka wala yung film fest, regular theater siya na ano, medyo pricey na onti yung movie ticket compare sa yung Scotiabank Theater. Kasi ano siya eh, talagang ginawa yung building na to for the film fest. Dahil nga sikat ang Toronto Film Fest. Ka-level up niya ang ano, Venice International Film Festival. Teka, tawid na ako dito. Tatawid na ako. Man, makita niyo yung overall ano view ng building na to. Ayan. Oh. Tapos sa taas, may condominium yun, for sure. Okay, ito yung streetcar. And again, ito, yung kahabaan ng King Street West na to. Ayan, nakalagay yun sa streetcar King. Sarado yan. Hanggang doon. Panay events dito, panay nung pakulo. All about film festival. May mga daming pamigay. Ako, every year, pumupunta ako rito. 2 years ng virtual. Dahil sa pandemic. At itong mga restaurants na to, mga high-end to. Makapahirapan ng mga ano rito. Well, kung magda-dine in, for sure ma-accommodate, pero talagang kaskasa ng credit card yan. Mahal. Mahal na mahal. Second cup, parang Tim Hortons, may naligaw rito. So, ito ulit yung PIFF, Bell Lightbox Building. Okay? Ayan mismo siya. And then, this side, papuntang CN Tower. Naipit ako. Hopefully in the future, makapag-vlogging ako sa pagsakay ko rito sa sightseeing bus stop. More fun yan. Hindi gaano malamig. Kaya ang suot ay hindi masyado. Ang dami ah. Left and right may mga road construction. Taking advantage na wala mga tao sa downtown. May A&W. Open pa ba? Nakalagay open 24 hours eh. Dami. Daming construction ha. CBC, another ano to. Channel station, CBC. Ayan, ano na rin. Parang GMA o ABS. Well-known Canadian channel. Ano nga ba CBC? Canadian Broadcasting Channel? Yun yata ito yung CBC. Meron din sila noon na may mga pa-events din sila, lalo na pag summer. So nice. Starbucks dati to. Eh, bala ko sana mag-Starbucks ngayon. Oh, wala akong kamalay-malay, wala na pala Starbucks. Salastan na ako ngayon. Doon na lang ako maglalakad. Alam ko may stop ang Starbucks doon. Anyway, ayan yung CBC ha. Hanapin ko yung signage nila. Tagal pa? Doon na lang kaya. Oh, habang naghihintay ako mag-green sign eh. Ayan, kala niya eh. Guguluhin ko operasyon nila. Okay. Kada may construction area, may palagi nakasign na police. Ano yan? Procedure yan.
So hahanapin ko yung signage ng CBC. Oops! Sana narinig yun. Lamig eh. Tama ba? Nalis yata ni Da. Dati ano eh. All angles dito nakalagay. Ha! Hindi na sila masyado nagpa-obvious. Ah, ito, ito, ito. Ha! Ayun pala. Ayun na pala yung ano, Rogers Center. Yung known for Sky Dome. Sky Dome ng Toronto. Pero now, Rogers Center ang tawag dyan sa stadium. Ito yung panina ko sinasabi, CBC, Canadian Broadcasting Corporation. Corporation pala. Okay. Gusto ko siya panoorin pagka yung evening news. Lalo na ngayon, yung Omicron variant. Mga COVID updates. Paano na hinahandle ng Canada ang COVID? Like kung more lockdowns ba? Closing down restaurant bars? Ganyan, lahat yan. Detalyado. Gusto ko yung way of reporting nila. Basic na detail. Gusto ko ganun. Ayoko masyadong malalim para si Antawag masyadong political. Okay. Bakit ako sinasabi ito? Hinahanap ko kasi isa pang Starbucks. Ano nangyari dito? Ang dami! Oh, danger! Meron ano, pa, may Spider-Man sa taas. Naglilinis. Ay, ito pala oh. Isa pa pala sa pwede kong ma-capture sa vlog na to, yung Ritz-Carlton Hotel. Super... super super ano yan, pricey mga kumbaga celebrities, ganyan, mga ultra rich ang pwede lang maka check in dito sa The Ritz-Carlton Hotel. Makapag work ako dyan, mayroong Italian na festival event, nayakag lang ako nung isang Italiana na katrabaho ko sa Blue Jays. Diba, impress na impress ako rin sa, ano, sa loob niya. Hindi basta-basta makakapasok dyan. Wala nakapustura. Tapos pagka film fest, ayan. Sikat ito sa mga pag-check-in ng mga Hollywood celebrities. Tapos yung mga fans, paparazzis, nandyan na sa labas. Nandito lang. Oh ano, tignan mo ito. Madami yung Mercedes-Benz niya. Diyan, nandiyan mga nagkalat diyan. Meron pang barikada riyan. Kasi ito nga. Ayan ang pinaka signage ng Ritz-Carlton. Dito lang ako. Pag alam ng mga fans na meron magche-check-in diyan ako. Dito ayan, yan, pwede na tumambay riyan. Yan. Interesting. Oh, maganda itong kotse na to, Porsche. Again, pag September. And then ayan yung Roy Thompson Hall. Yung sa other bro, vlogging ko. Now, hinahanap yung Starbucks, sana nandito pa. Sana. At sana makapag medyo recharge ako dun. Kasi lobat na yung cellphone ko. RBC! Parang Metro Bank. Bangko yan, RBC, Royal Bank of Canada. Ayun, parang Malacasel, oh, doon sa mga, just past the Roy Thompson. Church yun eh. Heritage building na yan, sabihin, 100 years old plus na. Oh, parang castle ang dating. Pero again, church yan. Ay, naku, nawala na rin yung Starbucks. Andito yung Starbucks eh. O, oh, ako na lang. Pakita ko sarili ko. O, mga kaway. Ayun, ayun, yun. Tama? O, yun. Okay, end ko na. 10 minutes na pala. Video ko na to. Bye.